ito si Insta 360 1RS. Nagamit na namin ang action cam na to sa aming mga travel, vlogs, adventure at marami pang iba. Hindi lang basta-basta ang cam na to kasi nga ito ay very portable at the same time modular din siya. Which means, pwede mo siyang tanggalin, i-modify at palitan ng isa pang lens. Yes guys, when you buy the Twin Edition, meron ka ng 4K boost lens at isang 360 degree lens. Akalain mo yon, dalawang hanip na lens sa presyong iisa. As you can see guys, napakadali lang niyang tanggalin. Ito ang kanyang core processor at ito naman ang kanyang 4K boost lens. Pwede mo siyang palitan ng kanyang 360 na lens. Kaya naman ganyan na siya kadaling tanggalin at i-transform. Kung akala nyo ito ay isang typical lamang na camera, well, I can assure you na mamamangha pa kayo sa surpresang dala niya. Kaya naman, if you're interested into buying this camera or watching kung ano pa nga bang magagawa niya, well, watch this video dahil magsisimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! And this is JTeen TV. Bago natin talakayin ang performance at kung ano nga bang iba't ibang features na meron si Insta 360 1RS, i-unbox muna natin to. Now, dito pa lang sa kanyang packaging, guys, I can say na it's very clean, napaka-neat niyang tignan at very premium looking. Dito pa lang sa harapan, guys, makikita mo na agad ang itsura ng camera. It also has the Insta 360 1RS Twin Edition at may nakalagay din sa baba na interchangeable lens action cam. Now, dito naman sa kabilang side, makikita mo kung saan at kailan mo siya dapat gamitin, but it's not limited to that. At sa likod naman, dito nakalagay ang name ng bawat parts para hindi tayo malito. At sa ibaba, may nakalagay din na 1-inch wide-angle lens at boosted battery base. Yun lamang ay makukuha nyo kapag i-a-avail nyo siya. Hindi po siya kasali dito sa kanyang Twin Edition na box. At dito naman sa kabilang gilid, guys, makita natin ang iba't ibang features na meron ang action cam na to, kagaya na lamang ng flow state stabilization, horizon lock, waterproof up to 5 meters, webcam mode, at marami pang iba. So ngayon, buksan na natin. Fairness, ang hirap niyang buksan, guys. Parang ayaw nilang magpagamit. Ayan! Finally, after 1 million years, nabuksan din natin siya. At kung makikita nyo guys, ang unang bubungad sa inyo ay ang mismong camera at ang kanyang mini box. So, unahin muna natin ang kanyang mini box. Una makikita natin guys ay ang kanyang charging cord na nasa loob rin ng isang mini box. So, may mini box sa loob ng mini box. Ayan, ito yung kanyang Type-C charging cord. Kasunod naman dito ay ang kanya mismong mounting bracket with its 360 degree lens cover. Ayan, dyan natin siya ilalagay kapag ka na-transform na natin. And of course, sumunod naman dyan ay ang kanyang paperworks, ang kanyang pamunas, and lastly ay ang kanyang Insta 360 stickers. Ngayon, balik na tayo sa itaas kung saan nandito yung kanyang core processor attached with its 4K boost lens. Ayan. Sa gitna naman guys, makita natin yung kanyang 360 degrees lens. At sa ibaba ay ang kanyang battery base. So overall, yun lang lahat yung makita nyo dito sa kanyang box. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-set up at paano na natin i-interchange yung kanyang mga lens. Kung makikita nyo dito guys, ang una naka-attach sa kanya ay ang kanyang 4K boost lens. So in case na gusto nyo siyang palitan into the 360 lens, well, ganito lang ang gagawin nyo. First is, of course, you open this one. So, parang may button kayo dyan na imove nyo sa side para, ayan, maloosen yung kanyang battery base. And of course, simple lang, paghiwalayin nyo lang tong dalawang to. So, I'm so sorry. No! God, please, no! Ayan. Palitan nyo na siya ng inyong lens, which is the 360 degrees lens, kung ito yung gusto nyo gamitin. Ayan. So, ipagdikit nyo lang siya ng mabuti. Really bond it tightly, guys. At make sure din na yung baba is still connected with this one. Kasi may tendency na kapag kinukonnect natin yung dalawang to, either baliktad yung pagkakakonnect natin, which really affects kapag kinukonnect mo na siya dito sa kanyang battery base. Ngayon, i-attach natin yung kanyang battery base. Make sure din na tama yung naipa-place nyo. Para hindi kayo mahirapan. When you hear the click sound, that's it. Also, reminder lang din guys, na kapag kinoconnect nyo na siya,
please make sure na tight yung pagkakakonect dahil hindi simultaneously na magwo-work ang camera na to kapag ka hindi siya properly connected. Especially kapag gagamitin mo siya in underwater or water-related adventures. Hindi siya magiging waterproof kapag ka isa-isa lang, kapag ka ito lang, o di naman kaya yung battery base lang, or yung kanyang core processor lang. Make sure na connected silang tatlo para mag-work yung kanyang pagiging water-resistant. Now, dahil alam niyo na kung paano i-set up, let's move on to the performance of each camera. Ang 4K boost lens, guys, ay merong half-inch of 48MP camera sensor that can take videos up to 4K at 60fps. So, eto guys, ang gagamitin natin kapag gusto lang natin yung steady into one area. And of course, kung gusto niyo yung video na napaka-high quality, high resolution, kapag gusto niyo maklaro talaga lahat ng mga detalye. And it also supports active HDR. Kaya naman, eto ang first ever action camera na nagsusupport noon. And it delivers unparalleled dynamic range. Kaya naman guys, masasabi ko talaga nga namang maraming pasabog itong si 4K boost lens pa lang. How much more kapag ito ng si 360 lens, right? But, tatalakayin natin yan maya-maya lamang. Ngayon, kung makikita nyo dito sa aming photo na nakuha gamit si 4K lens, napakaganda ng kanyang kuha. Very detailed, guys. And of course, napakaganda rin ang kanyang dynamic range. Kagaya nga lang sabi nila, kahit na medyo against the light o di naman kaya insufficient yung lighting, maganda pa rin yung kanyang kuha. Pero kung ikukumpara nyo to sa mga latest iPhone models, masasabi ko pa rin na mas maganda pa rin talaga yung mga yon. And if you're planning to bring it on an adventure or travel, hindi ka talaga niya bibiguin. With its flow state stabilization, it is so smooth na para ka talagang kumukuha gamit ang gimbal. Makakakuha ka rin ng 6K widescreen footage using its 6K widescreen mode. Para kang kumukuha ng isang Hollywood movie. So dito naman tayo sa kanyang 360 degrees lens, which allows us to take 5.7K videos. Nakikita po nito lahat ng nasa paligid natin, pero kapag i-export na natin yung video, may edit natin at pwede natin i-focus yung angle na gusto natin using the 360 reframing dun sa kanyang Insta360 app. Now, with the use of this selfie stick, guys, it allows us to be more creative dahil pwede-pwede ka na makakuha ng third-person POV shots. So, eto guys ay nagiging invisible kapag ka nasa video na siya using this 360 lens. So, yes, medyo maliit lang to, pero guys, na-extend to ng napakahaba. Kaya naman, pwedeng-pwede ka makakuha ng drone-like shots. O di naman kaya, be more creative and do whatever you want using its 360 degrees lens. Marami po tayong mga creative shots na pwedeng-pwedeng gawin dito. At kung bago pa sa inyo ang camera na to, or hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, may mga tutorial po tayong makikita sa kanyang mismong app. So, bahala na po kayo kung paano nyo yun aaralin at i-experiment later on. Para sa aming experience, nakagawa kami ng video using the Tiny Planet, 360 reframing, at marami pang iba. Kasi nga guys, napakadali lang mag-edit at mag-export using its app. Iko-connect nyo lang ang inyong Insta360 dito sa inyong mga phone. Within seconds or di naman kaya minutes kapag medyo malaki yung inyong videos, ay pwedeng-pwede nyo nang ma-export at ma-edit yung inyong mga videos. So as you can see guys, napaka-easy lang itong ilagay sa kanyang mounting bracket. Ayan. Ang mounting bracket ito guys ay mayroong heat dissipating design. Kaya naman makakapag-video talaga kayo ng matagal kasi nga hindi siya mag-iinit or tinutulungan ito maging cool pa rin yung inyong Insta360 One RS. Also, meron itong windproof mic cover, kaya naman wala masyadong annoying na noise yung inyong mga video outputs. Ngayon, eto naman yung kanyang itsura kapag nakalagay na siya sa kanyang selfie stick. So, napaka-grip-wise talaga nito, guys. Ganito naman kalayo yung mararating niya. Ayan, medyo mataas talaga siya. Pwedeng-pwede itong i-attach sa likod ng inyong sasakyan, hindi naman kaya sa harapan, at makakakuha na kayo ng third-person POV shots. So, para talaga kayong sinusundan ng drone habang bumabiyahe. Para sa amin, guys, hindi naman yun na-try kasi nga wala naman kaming sasakyan. Overall, guys, love na love talaga namin itong si Insta360 One RS kasi nga napakarami niyang nagawa at marami pa siyang magagawa. Ang kanyang app ay pwede niyong ma-download into Play Store or App Store at doon ay mas mapapadali talaga ang buhay natin dahil mas madali na yung pag-edit, pag-export. Hindi katulad ng iba guys kung saan need mo pang kunin yung SD card at i-transfer sa inyong mga PC o di naman kaya sa inyong cellphone para i-edit at i-export. Eto guys, isang connect nyo lang, agad-agad ay makikita nyo na at masisave nyo na ang inyong mga photos at videos. Pagdating naman sa kanyang price guys, halos magkaparehas lang sila
ni GoPro Hero 10. Pero ito, meron ka ng dalawang lens at marami ka pang ma-e-enjoy na features at activities using this Insta 360 ONE RF. Di katulad ng GoPro na isa lang, tapos kapag hindi mo gusto, di naman kaya hindi ka masyadong creative, well, wala ka na talagang magagawa. Pero ito, pwedeng-pwede kahit ano. So that's pretty much it, guys. I can say na para sa kanyang price, may kamahalan nga siya, pero kung bibili lang naman kayo at gagastos lang naman kayo ng pera para sa inyong dream action cam, well, I can say na piliin nyo na yung mas ma-enjoy nyo, marami kayong magagawa, at the same time, maganda rin yung quality. So overall, I can say na I can really recommend this action cam, especially for those who are traveling, going on an adventure, o di naman kaya sa mga gusto lang talaga maging creative sa buhay nila. Well, talagang ma-enjoy nyo to, dahil nga matagal-tagal na rin, mula lang nag-travel tayo. At para sa akin, ito na talaga ang time para i-capture lahat ng moment na yon. So that's it, guys. Please like this video by tapping that like button and subscribe to our channel kung bago ka pa lang sa aming channel. Click the notification bell para sa mga bagong videos at sa aming upcoming giveaway. So that's it. I'm Christine and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye!